Lissardo! Lissardo! Pakinggan mo ako, Lissardo! Bubuhayin kita! Bubuhayin kita, Lissardo! Hindi ba nakapalibon ka tayo sa linggo? Eh, ba't namin mo? Ayoko ng ganyan biro, ah. Igalang mong patay. Hindi mo talagang namin mo, eh. Huwag nalaman kung nagsisinungaling ka. Tatamaan ka sa akin. Bakit ako mo dun talaga? Tiga. Magmama, talat na ayoko. Sisinungaling. Ano kung pasira, sabi mo? Hindi na po, kapapanin kita, eh. Kaya ayaw mo pumanit. Alam mo, wala akong makita nun, no? Nandiyan po.
Ito! Tama na yan! Tinatawag ka ni Tata Temyong! Tata Temyong naman ako! Pwede ng ganda-ganda ng alon eh! Ayun muna, Tata! Maligo tayo! Umawang ka na dyan! Baka kang ginawin! Mamaya na! Ang sarap-sarap ng tubig eh! Sige, tatawagin ko si Tata Temyong! Lando, ayaw maaw nun. Lando! Umaaw ka na dyan! At kulay talong na labi mo! Sandali na naman, Tata Temyong! Eh, tamuho ka! Malamig ang tubig! Sisipulin ko! Hindi o! Ang inigilis ng tubig eh! Ay, talaga mga ayaw mo! Ayaw mo! Ayaw mo! Yan, Tata Temyong! Ikaw na! Oh, sige! Tayo na lang, Tata Temyong, kumain! Umaaw! Uy, ang batang yan. Habang tumatanda, lalong tumitigas ang ulo. Eh, puro laro ang inaatupag eh. Binibiro lang kayo nung Tata Temyong. Eh, alam ko naman eh. Eh, binibiro ko rin siya eh. Ano alam natin, Tata Temyong? Wala! Malikad doon sa dagat, doon sa mga kapatid mo lumba-lumba. Ikaw, kapag ka sa pagkain, doon mo ka ang gutim na patin. Patawad na, Tata Temyong. Hindi naman talaga mauulit. Oo, oo, oo na. Oo, sige. Ano ba talaga ulam natin? Oo, oh, ito. Maksina may kahalong ang palaya at talong. Ano pa? Ito, adobong palanga. Yan ang pinakagusto kong ulam! O, oh, ikaw naman eh, lahat ay gusto mo eh. Ito, ano to? Pwede ka, Alin. O, oh, yan, sinubang ko ka, sandukin mo. Nawawala din sa kumpas ang pagtutog ko. Eh, Temyong, talaga naman na wala kayo sa kumpas. Ano wala sa kumpas? Oy, baka hindi mo nalalaman. Nung kapataan ko, lagi akong nayan dito sa mga kasayahan para tumugtog. Talaga ako, Tata Temyong? Oo! Eh, hindi mo sila nagagalit. Ba't sila? Oo! Isa ka ba? Tinatawanan niyo ko? Hindi ako, Tata Temyong, kasi... Kasi, hindi nyo narinig nung kapanahonan ko ang aking pagtugtog. Eh, bakit ngayon no, hindi na kayo kinukumbida? Ayaw na nila? Anong... Lando, nawala na ng hilig ang Tata Temyong mo, kaya hindi na siya nagdadalo sa mga kasayaan. Ayan! Ayan ang hindi katanong ng tanong. Palalakbayin lang ang isip mo. Hindi lang purot yan mong binubuldak mo. Paminsan-minsan, pakakainin mo naman yung utak mo. Tata Temyong! Magluluwa sa mandirigmang hilak ang mukha, sandak at kalasag ang ibabang tila, magiging balang loob ng nilikha. Labanan ng kamatayan ang masasaksihan, lakas sa lakas ang magsusubukan, mamusmos ay tatangis, pag-asa'y mawalan, pagkatang panday.
Pablo, nalala ang karuktong. Eh, Tata Timmy, baka naman yung talagang walang karuktong. Ang aklat na itim ay lagi mo tinatapos. Ano nang ibig isaad? Tata Timmy! Tata Timmy! Oh, ano ba yun? Nasugod ka! Eh, Flavio, magalita na ba ninyo ang nangyari? Ano nangyari? Eh, ang Barrio Ambling ay natupok. Walang natira. Karamihan ay namamatay. Ganyan din ang nangyari sa Barrio Sarog. Ano ba talaga nangyari? Hindi nga ako namin maunawaan. Meron daw sinag na ang bawat tamaan ay nagliliyan. Maging tao, hayop, lahat ng bagay na tama ng sinag, natutupok. Eh, saan naman daw galing yung sinag mo? Meron daw bumagsak na isang malaking bulalakaw at meron lumalabas na kung anong hindi naman maintindihan. Eh, hindi na ako magtatagal. Katayin yung, Flavio, ibabalita ako paki Kaigme. Salamat ang mali. May wala ko na kayo. Ano ba yung tatatayin yung? Eh, kung ano man yan, may kutub ako. Yun ay may kaugnayan sa pagkawala ng karugtong ng mga talata dito sa aklat na itim. Para tayo makatiyak, Tata Temyo, pupuntahan kong Barrio Ambling. Baka makakita ako ng tanda na maaaring makalutas sa mga iwagang nagaganap. Eh, dito pa nga, Flavio. Ako naman ay may iwanan dito. Ngayon na sumaybayan ko at mapag-aralan itong aklat na itim. Eh, Flavio, sasama na kasi. Alando, dito ka kay Tata Temyo. Ay, Flavio. Loko, isama mo na yan. Nagtitla kong malingat lang ako yung susundan ka lang. Isama mo na. Naku, nang mawala ang sakit ang ulo ko. Sandali lang, Flavio. May titingnan lamang ako. Flavio? Flavio! Ang lahat ng nangyari nakasaad dito sa aklat na itim. Kapag rumagasa ang hangin at kapaligid ay nagsabog ng labing, ito'y nagbabadya na ang kaaway ng tanday ay muling ba? Muling mabubuhay, bubuka ang lupa, lalamunin ang dilim, nakayayanig na kasamaan, maglalagablab pa man din. Tata Temyo,
Isa lamang ang mahigpit na kaaway ng panday. Si Lizardo. Yan din ang hinala ko. Kapag nabuhay si Lizardo, ang singaw ng lupa, ang silahis ng araw, ay muling bubuhayan din ang kampo ng kadiliman. Kapag yan ang nangyari, ay manunumbalik na naman ang kalbaryo ng mga alipin. Nagising ako sa isang masamang panaginip. Ngunit ang nangyayari ngayon, ang katotohanang nakapanikalatay sa pagiging alipin. Huwag kang mawala ng pag-asa, Lumi. Nananalig ako sa pagbabalik ng panday. Nasa kanya ang ating kaligtasan. Mga ungas! Magbubulok na kayo sa kalagayan ninyong yan. At habang kayong mabubuhay, mananatili kayong alipin ni Lizardo. Pangitan ninyo sa isipan ninyo. Si Lizardo'y walang kamatayan. 1,000 mang panday ay hindi kayang sumagupa sa kapangyarihan ni Lizardo. Sige! Tulad ako! Bigyan ng tubig ang mga ungas na yan. Nakakaawa naman po sila yan. Baka sila mamatay. Ganyan talagang nararapat. Unti-unting mamatay. Pag inulit mo yan, ikaw ang papalit ko sa kanila. Sige, trabaho!
nandun pa ba si Flavio? Ako magkakaroon ng katahimikan, Tata Temyong, hanggat buhay si Lizardo. Kailangan hanapin natin siya. Nakahanda na lahat, Flavio. Kilis mo pa lang eh. Alam ko na ang iniis mo. Oh, Flavio! Inaas ko na lahat ang dadalin. May kanin, daing, bagong, binilad na ipon, kamatis. Bakit? Ano sa akala mo ang lakad namin, mamamasyal? Maiiwan ka sa bayan. Pagbibiling kita kay Casio. Ba, hindi ko papayag at lagay ako may iwan? Huwag kang matigas ang ulo, Lando. Hindi ka maaaring sumama. Pag-regebo na po lahat ang ating mga tanod. Kaya pag-uutipag po kayo. Wala na. Pahinga na kayo. Alam ko, ngunit kung ako'y magtatagumpay, tayong mga alipin magkakaroon ng pag-asa. Aalis na ako. Kung ano man ang mangyari sa akin, kayo nang bahala sa kanya. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi po namin siya pababayaan. Mag-iingat lang kayo. Thank you.
tumbas! Wala nga makakatakas na buhay sa kampo ito! Tatayimit, tatatayimit. Wala yata ang kataw-taw. Eh baka namamay nga. Tanghali na eh. Plaplo, may tao. Makapagtanong nga. Maabala nga kita, sandali. Maaari mo pa ang bag. Anang! Anang! Nagsimula na ang kinatatakutan ko, Flavio. Kumailang lang na ang kasamaan ni Lizardo. Amang! Mga amang! Amang! Mga amang! Bisanin niyo ang lugar na ito. Huwag kayo magpaabot ng tiling. Kagabi, linusog kami ng mga taong patay. Huwag kayo magpapagabi. Bobby, anong gagawin natin ngayon? Inilibing natin ang mga patay. Pagkatapos magpapaabot tayo ng gabi rito. Kailangan malaman natin kung ano sinasabi ng mga taong patay. Hirap naman itong nangyayari sa akin, Flavio. Naghihintay tayo na wala. Mabuti pa kaya eh.
Kaya sumunod dito ang batang to. Lanto. Lanto. Labyo? Naku. Huwag ka matigay. Huwag ka matigay. Labyo? Lando. Naku! Pinatakbo ko kasi. Saan ka na ako sa utong bata ngayon? Naku! Hindi ka na. Siniwala na ko. Lando! Lando! Thank you.
Tawad, Labio. Nanamata ako eh. Magtiis ka. Mahilig kang magsasama. Ngayon, daing ka ng daing. Wala na tayong magagawa, Tato Tel. Andiyan na yan. Hindi makakauwi na nag-iisa. Hindi naman ako dumadaing eh. May sakit lang ang mga pako. Saka nagugutom na ako. Ayun! Itmura mo na naman ang inaalala mo. Saan tayo kukuha ng pagkain dito? Malayo pa sa sumad na baryo. Hindi na ako nagugutom. Hindi na rin masakit ang mga pako. Yan ang gusto ko sa'yo. Sinungaling. Maraming salamat, Labio. Kung hindi ka dumating, balik na naman sana kami sa pagiging alipin. Saan ang galing yung mga gwardiya? Sa malaking piitan, sa mataas na kahoy. Karamihan sa mga taga-bari, ibinalik na naman sa pagkaalipin. At ngayon nagdurusa sila. Kailangan nila ang tulong mo, Labio. Sabagan mo sila. Gagawin ko ang aking magagawa. Natahin ba ang lugar na yun? Bago ka makarating doon, tatawid ka na ilog na binabantayan ng halimaw. Nahalos araw-araw mo yung pinapatay ang dambuhalang yun. Ang mabuti pa, umalis na kayong lahat sa lugar na ito. Mga manag dito ang nambuhay. Tama si Tato Tenyo. Siyak na babalikan kayo ng mga kasamaan ng mga gwardiyan yan.
Kaya't ang narapat niyong gawin. Idapos niyo ang mga gwardiya isa-isa ka rito. Dahil niyo sa bundok na iniikot na pinamamahayan ng mga tiyanak. Tiyak na hindi na makababalik ang mga yon. Oo, gagawin namin yon. Kaya na. Tuloy na ako kami. Hindi lang, Pablo. Nagutom na ako eh. Hindi ka anak sa bahay. May konting pagkain doon. Konti lang ako. Halika nga rito. Kahit kailan pa. Hindi na kayo. O, sige. Halika, Pablo. Paminawan ng kadiliman, pagkala ng mga laman lupa, maiwasang balaw ng engkanto, at mga alagad ang walang katapusang lagim. Tinatawagan ko ang lahat upang pagyamanin ang kapangyarihan ng sada ko ito. Sa nalalapit kong pag-ipagtunggali sa tangas sa pandaydayan. Ako nga si Brunhilda, ang iyong katuwang sa pagkikipaghamok mo sa panday. Kung gayon, meron palang dapat ako itong kasalamat ko. Ang aking buhay. Ang pagkabigo ng aking mga kampo na hindi ko nasahan. Kailangan kita. At kailangan mo rin. Dira sa babae, ang may taglay na isang nakasisilong kaganda, makasita ka. Marami. Lalong madadali ang ating minumitin. Lalo mo. At yung pag-iisan natin. Ang mga kapuro na ito sa nagulong sa gulong. Kung wala na kapilang kapilang. Ang mamagitan ng nagalong ito. Ang lahat ng pangyarihan ng espada ng panda ay makapanood dito.
tanang nakatayog sa ilog ang dalawang yana at sa tanang nakaligtas sa Dambuhala. Palagay ko kaming tatlo sila. Kung nakaligtas man ang dalawang ito, siguradong patay na kanilang kasama. Para saan kayo? Magustuyo. Ito ang Luanda. Hindi na bale. Nutol na matanda. Sa isang gagong basa. Hindi natin sila pakikinamangan mga ungap sa yan. Sige, itapos sa kulungan. Lando, sino sila? Isamahan ni Flavio? Ang panday? Lando, tatapin niyo? Flavio, ito ba yung kasama? Asan ito? Ito na yung si Flavio. Tatapin niyo siya.
kahit kaming lahat ay may papa. Kami ang tinatawag ng mga taong lawi. Mga taong lawi? Oo. Dati, ay pangkaranuan din kaming taong katulad mo. Ngunit, dahil sa kahiwagaan ng mahikang itim, sinapit namin ang ganito. Ama, ginaganyan namin ang buong kabundukan. Ngunit wala kaming makitang dahon ng larna. Kaya nag-uwi na lang kami ng usbong ng bayada. Siya nga pala. Siya nga na ko si Nadia. At siya naman ang bunso kong anak na si Filipo. Sila naman ang magpinsyang Maylat, Garek. At ako si Filipo. Sige, yung isang buong kurso ay pakuluan at yung iba'y dikdikin. Paano ako nakarating dito? Nagpuan ka namin ni Nadia na di kalayuan sa malumot na ilog. Doon ba sa pinamumugaran ng Dambuhalang Halimaw? Mabutit, nakaligtas ka sa pangit na yun. Yung dalawang kasama ko, nakita niyo ba sila? Isang matanda at isang batang mataba? Sila nga yun. Huwag ka mabahala, kaibigan. Buhay sila. Nakaligtas sila sa Dambuhala. Pero hindi sila nakaligtas sa mga tanod ni Wanda. Sino ang Wanda? Si Wanda ang malupit na namamahala sa piita ng mga alipin. Lahat halos nakakulong doon ay kilala ko na. Pagkat madalas kong tanawin ang mga pagkapahirap sa mga alipin. At kanilang lumipad kami sa may dakong kanluran, napansin namin agad ang dalawang naibang mukha. Yung matanda at isang batang mataba. Sino pa? At bakit ka nagawi sa may baybay ilog, kaibigan? Ako si Flavio. May balita sa akin ng taga-baryo na maraming alipin na pinahihirapan sa sinasabi niyong kiitan. Doon mo talaga ang tungo ko. Kung gayon, ay hindi ako nagkakamali. Ang pangalan Flavio at ang tatak na yan sa iyong dibdib ay nagpapahiwatin na totoo ang sinasabi nila tungkol sa alamat. Ikaw ba si Flavio? Ang tinatawag nilang panday? Ako nga ako. At ikaw rin, ang mahigpit na kaway ni Lizardo? Kilala niyo si Li... Magpahinga ka na. At lalanggasin pa ni Nadia ang mga sugat mo. Magsanay ka na dyan. Kaya ka na kumain. Ano? Naloloko ka na ba? Saka, hindi ka naman sanay na hindi kumakain ha. Ngayon bigla-bigla mong tatanggihan ng grasya ng Diyos. Kasi yun, nalalaksit na dyan. Buhay siya. Buhay siya? Kagagalitan ka sa ginagawa mo. Bakit? Mabubuhay bang muli si Flavio kung hindi ka kakain? Montenio, ako po si Elena. Pwede ba nang tumabi sa inyo? Halika, Emin. Halika. Maupo ka. Ang sabi ko sa akin ni Aling Luming, malapit na malapit daw kayo kay Flavio. Ang sinatawag nilang panday. Oo. Totoo ba ang mga nababalitaan ko sa kanya? Na siya'y matulungin sa mga nangangailangan ng tulong? Walang lumapit sa kanya na sinagkaitan niya ng tulong. Si Flavio ay isang alamat. Hindi mapapantayan ang kanyang kagitingan. At ang matapang si Flavio, walang tatalo sa kanya. Kaya magpakatatag ka, Lalo. Huwag na lang nalalabing pag-asa ng mga alipin. Mang Temyo. Tawagin mo na rin akong Tata Temyo.
Tata Tenyo, may mahalagang bagay akong ibig palam sa inyo. Ano yun? Kasi ho, ang sasabihin ko sa inyo ay may kaugnayan kay Lizardo. Bata pa ho kung ano mahiwalay ko sa aking ina. At kayo palang dalawa ang kasama ng balitang panday. Kung gano'n, siya palang ginawang hapunan ng aking dambuhala kagabi. Ha! At marahil ngayon, nagkaluray-luray na ang katawan ng panday na yan. Hindi totoo yan! Ano? Sinasayang mo lang katapangan mo, bata ka. At dahil mahal na mahal mo siya, ikaw ang susunod, alas! Makakain kita sa aking mga alaga at mabubusog na naman sila mamayang gabi. At kayong dalawa, susunod ko rin! Balaghang ikaw lamang ang nakakita sa pagsapit ng dilim at kasabay din ng paglugo ng aming mga takpak at nagbabalik kami sa dati naming anyo. Sa pagsikat na muli ng araw ay nagiging taong lawin na naman kami. Tuminalang mag-anak ang nalalabi sa aming lipi. Buhat na kami tumiwalag sa mga taong dilim. Luba silang nasuklam sa amin. Isang gabi, sumalakay sila. Walang awa nilang pinagpapatay ang aming mga kalito. Mula noon, hindi na kami pumirmi sa isang lugar. Ang mga taong dilim na sinasabi ninyo, may kinalaman ba sila kay Lizardo? Maaaring magkaroon. Sapagkat ang kadiliman ay bahagi ng kasamaan. Mababangis sa mga taong dilim. At tiyak na kamatayan kapag ikaw ay kanilang nahawakan. Ama, malakas na ang ugong ng mga tambol. Kung ilang gabi na tayong binabagabag ng mga tambol na yan, iisa lang ang kasagutan. Papalapit na sila. Ang mga taong dilim, alam nila na may nalalabi pa sa amin. Kaya walang patumangga ang kanilang paghanap. Huwag ang matakot, Nadia. Mahirap nilang matunto ng lugar natin ito. Maaari bang tulungan mo kami? Kailangan ko rin ang inyong tulong. Maaari bang ituro niyo sa akin kung sa inyo ako natagpuan? Ako ang dapat sisingin sa mga nangyari ito. Kung hindi ako nagusisa tungkol sa panday. Wala kang kasalanan, Elena. Mahal namin ang panday.
Kahit anong mangyari sa amin, ay hindi namin pagsisisihan. Maaaring hindi kayo maniwala. Ngunit ang punit dulo ng kasawian ng mga narito. Ay ang aking ina. Ang iyong ina? Anong ibig mong sabihin? Siya ang gumuhay kay Lizardo. Si Lizardo? Nasisira ang kablambait. Alam mo ba ang pinagsasabi mo? Ang ina ko ay dati manghilot sa aming bayo. Mabait siya. At marami siya napapagaling. Ngunit isang araw, sinapian siya ng mga lamang lupa. At magmula noon, ilanay sa kanyang sarili. Nagtagkakong lakasan siya. Ngunit napakalakas ng kanyang kapagaling. Ang katotohanan, mga kababayan, nararamdaman ko na nasa siya. Ayaw niyong hiwalay sa ating katawan. Ganun pala eh. Bakit kami pinababayaang magtusa rito? Nadadamay katuloy sa mga parusang binagawa sa amin. Iyan ang hindi ko alam. Kung sa bagay, bakit ko pa sinasabi sa inyong lahat ng ito? Patay na naman ang sinasabi ng panday. At wala nang makatutulong sa atin. Huwag niyo ako ibigay, Tato Temio! Talagang, hindi kita ibigay! Tato Temio! Ibigay, Tato Temio! Kayo, dalawang araw ko kayo hindi pinakain at siguro gusto nyo nagutom na kayo. Ibigyan ko kayo na hindi basta ulam. Matitikman ninyo ay isang matabang sinas. Kyo! Ha? Ano? Hindi ako! Kyo! Banda, nandiyan dito ng pangbata. Dalhin niyo ang bata rito! Itawan niyo ako! Love you! Tata Tito! Tulungan niyo ako! Marunong din palang matakad ang kasamahan ng panday. Matapang lamang kayo dahil marami kayo! Kung nandito na si Flavio, hindi niyo ako magaganito! Hindi ka lang sa patay na siya! Durog-durog ang kanyang nabuto sa ilalim ng ilog! Yeah.
Buwan. Nabuhay ang pagdahit. Nabuhay ang pagdahit. Nabuhay si Flavio. Buhay ang panday. Buhay siya. Ang napatayin na bala mo. Salubuin ang panday sa ilo. Gwanyo pa ba yung makapasok dito? Bilis! Matibilis! Bilis! Bumalo dyan! Ako na nga ang maghuhulog niyan. Salamat, Flavio. Hanggang sa huling sandili, hindi kami nawala ng pag-asa. Hindi lang akong dapat yung pasalamatan. Kundi dahil sa kanila, maaaring nabigurin ako. Utang ko sa kanila ang aking buhay. Hindi ka namin malilimutan. Ano mang oras na kailanganin mo ang aming tulong, maaasahan mo kami. Salamat ako. Oh, siya! Magsiuwi na kayo at alam kong malayo pang baril ng uulan. Paalis na kami, Panday. Maraming salamat sa'yo. Patumbayan ka ng Diyos, Flavio. Maraming salamat, Aling Dino. Mga kasama, tayo na. Flavio, siya si Elena. Ang inarong niya ang bumuhay kay Lizardo. Dapat makausap niya. Ikaw pa lang sinatawag na Panday. Ayoko maniwala sa sinasabi niyo ng kalaban. Minsan mo nakita ko. Ikaw nga pa lang sa kapagdam ko ng mahalip. May nabanggit sa akin si Tata Tenyo. Ungkul sa inyo na. Oo. Mark! Narito na naman siya! Magpunan naman niya ako! Sinasakla ang aking tatawan! Tulungan mo ako, Panday! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Napaliligiran pa tayo ng mga kampo ng laman lupa. Umalis na tayo dito, Flavio.
sa taas ng puno. Yung mga nakatira ba dyan? Oo. Ano? Kayo? Paano kayo nakaka-access dyan? Wala nang wangag dyan. Lumilipad. Lumilipad? Nangyari na ang pinangangambahan ko, Flavio. Nanggaling na dito ang mga taong dilim. Mga taong dilim? Sino yung mga iyon? Sila may fit na kawin ng mga taong dilim. Taong dilim? Magsusipin na ako. Sabi na paliliwanag sa inyo, Tata Sen. Kailangan makalis tayo dito, Dad. Baka sila magbalik. Flavio, ano yung mga tambol na yun? Huwag ka lang sumabat yan. Dito tayo kukubli. Nadya, tama mo mata. Dugoy mo tago. Katulad ng sinabi ko sa'yo, Plano. Huwag na huwag kayong pahahawak sa mga taong din. Siyak na kamatayan. Sinarin kayo sa loob, Tata Tenny. Oh.
Ama. Sinalulungkot kong sabay sa pagtubo ng aking papa. Alilisanin ko na kayo. Ngunit manigaya kong mamamatay. Sapagkat nakamit din natin ang matagal natin nilimitin yung paghiganti. At ang kalayaan ng ating lady. Love you. Bago ko tuloy ang ipigit ang aking mga mata, hagdan mo ako. Isardo! Isardo! Pakinggan mo ko, Isardo! Ako si Flavio! Ang Panday! Alam po na lahat ng kabuktutan na gaganap! Ay mula sa iyong makadyabi yung kapangyarihan! Kung ako ang sadyang hinahanap mo, narito ko, Isardo! Bakit ayaw mo sumagot? O sinasadya mong iwasan ang pag-ipagtuo sa akin? Flavio! Tata Tenyon! Flavio! Tata Tenyon! Flavio! Tata Tenyon! Isangin na sa pagkakas nito! Lelele! Umalis na kayo! Yan, kapatid mo. Sige na, sige na. Sige sa kanya, kapatid niya kayo. Nagkita rin tayo, Panday. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Sapagkat isinumpa ko sa aking sarili na paghihigantihan ko ang ginawa ng pagtatag sa aking kapatid. Ikaw ang walang karang naglagay ng tatak sa kanya kung kaya siya namatay. Kaya ngayon ay... Anong nagawa ko sa iyo? At pinamumuyan mo ko? Hindi. Hindi kayo pumatay sa kanya. Yan ang isang panday rin ang nagtatak sa aking kapatid. At yan ang panday ang maaaring maglahi sa hukad ng mga galilyon. Kaunahang Panday. Ay hindi makakatkat sa aking isip ang pangalan Galileon. At ako ang napiling magtatak sa walang malay mong kapatid.
Ngunit yun ay sa pag-uutos ni Ricardo. Kasi nangalilan, hindi magagawa ni Ricardo ang pumatay sa sarili kong kapatid. Ibinadawit mo lamang siya kapagkat ibig mong inisasang yung sarili. Totoo ang sinasabi ni Tata Senyong, Mama. Hindi ka nagsisinungaling. Hindi kita, anak. Huwag mo ako matawag-tawag ng ganyan. Huwag mong ipagkalit sa akin ng karapatan yan. Hindi ba nilalaman ko anong ginagawa ni Ricardo? Mula pa sa iyong pagkabata, sinasangkapan ka na niya upang may pagpatuloy niya ang kanyang mapag-imbot na layunin. Sinasin niyang iyong isipan, Mama. Sinasin niya sa inyong katauhan ang kapangyarihan ng kasamaan. Hindi! Hindi! Mamamatay sa lahat! Tapos pa kayo kita, Sandal! Juan! Juan, Mama! Labanan mo siya, Flavio! Hindi nila lang daw, hindi tayo napapatay! Bakit mo kinakasangkapan ng mga tao walang mali, Lizardo? Ako, harapin mo! Tayong dalawa lamang, Panday. Magtatagpo tayo sa malawak na buhanginan sa lugar na inaakala mong napatay ako. Hihintayin kita noon bukas, Panday. At ikaw naman ang ibabaong ko. Hihintayin kita, Panday! Para sa mga nangyari. Hindi ko pinagsisihan ang aking ginawa. Ang kanyang kamatayan nagdurot ng katiwasahan sa kanyang kaliluwa. Hindi sa lubos matamala. Alam ko. Panatag mo lang yung kalooban. Magtayo na lang na Elena. Lalo. Kailangan mo ba ituloy ang pagkita mo kay Lizardo? Siya nga naman, Flavio. Wala akong tiwala sa Lizardo niyan. Nasa likod niya ang kapangyarihan ng kasamaan. Natitiyak kong iyon ay magiging katuwang sa pakipaghamok sa iyo. Nagawa na niya minsan. Maaari nang gawin mo na.
Wala na tayong magagawa, Tatang Temo. Hindi ko maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. Maglilinis ka, Flavio. Pag nabigo ka, pagbigo na rin ang pag-asa ng mali. Kung ako'y mabibigo, Elena, marami pong panday ang susunod upang ipagpatuloy ang aking simulayan. Panday! Maligayang pagsalubong sa iyong kamatayan! Ngayon mo mararamdaman ang unti-unting pagkawala ng bisa ng iyong balaraw. Kabuhangin lamang ang iyong kapangyarihan kung iaambing sa kabundok ng kapangyarihan ang medalyong kong ito. Panday, nabawasan na rin ang kapangyarihan ng iyong pada. Thank you.
Yan ang alamat ng Panday. Alamat na magpapatunay na ang Panday ay hindi maaaring lupig ng sinumang banyaga. Lalo pat ang banyaga ay kampo ng kadiliman at kasamaan. Sapagkat ang Panday ay may likas na katapangan, ang Panday ay may sariling paninindigan, at ang Panday ay nakahandang ipagtanggol ang kanyang lipi sa sinumang magtatangkaw, maglahi at umapi sa ating inang bayan. Yan ang damdamin ng Panday. Yan ay ang damdamin ng bawat Pilipino